Nagahalo na yung kaba, excitement. Yun, kinakabahan na excited. Nagbantay ako sa shop ng tita ko, tapos yung shop ng tita ko malapit dun sa school nila. Na silip ko siya, na simpat ko. Eh, sabi nga ba, eh, chicks ito. Ngayon yung classmate niya is pinsan ko, na kinuha niya yung number ko. Sabi ko, bigay mo sa akin yung number, binigay sa akin, tinext ko. Inad ako sa Facebook, tapos chat. Tagal-tagal, lagi kami magka-text, magka-chat, yan, ganyan. Gusto ko na din siya noon. Sabi ko, umiyak ko na sa'yo na ano, na within 3 days, pag di siya nagparamdam na maniligaw or ganyan. Hindi na daw niya ako papansinin, siguro, sabi niya ganun. Eh, yung saktong 3 days na yun yata, na napachat ako sa kanya eh. Nagparamdam siya. Yun, nakuha ko yung loob. Hinihilim ko ngayon na buong katapatan yung ipahayag ang yung damdamin sa isa't isa. Thank you, babe, kasi ano, ang napakalaki talaga ng ano mo, pasensya at pang-unawa sa ugali ko. Tsaka, ano, di mo ako iniiwan kahit ang ligaligalig ko. Babe, alam mo ba, nagustuhan ko sa'yo yung pagiging maalaga mo, pag-intindi mo sa'kin, tapos, hindi lang sa'kin, siyempre, sa atin. John Michael, bukal ba sa iyong loob ay yung pagparito pang makiisang dibdib? Si John Lilin, na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. John Lilin, sumasangayon ka ba na maging asawa si John Michael na narinito ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Sa inyo, John Michael at John Dilin. Tanyo yung the difference between a house and a home at yung katluan ng pagmamahal at santuaryo ng buhay. Babe, pupunta na tayo sa second destination of our life na magiging husband kita. Magmahalan lang lagi tayo kahit may mga problema. Ano, kakayanin natin, lalampasin natin, nang sabay tayo. May pangako ko lang sa'yo na kung ano yung sinabi ko sa'yo na magiging tapat ako sa'yo. Kung pagmamahal na pinakita ko sa'yo nung nagsisimula pa lang tayo, yun yung papakita ko sa'yo at bibigay ko sa'yo hanggang sa dito. Thank you.